Iha, pahinga ka muna. We'll talk soon. Malambing na bulong sa kanya ni Lola Minit. She smiled awkwardly, but deep inside, she is pleased. Masaya siya na malaman na mabait at hindi mapanghusga ang mga ito sa katulad niya. Here is your room. Isang napakalaking silid ang kanilang pinasukan. All paint is white, with a tidbit of gray, so masculine. Nasa gitna ang queen size na bed na nababalutan din ng puting kobre kama. Even the covers of pillow are all white. May isang malaking sofa bed din sa loob. Sa tansya ni Sheila, ay mas malaki pa ang silid na yon sa mismong bahay nila ng kanyang itay sa San Lorenzo. Grabe, ang laki ng kwarto. Tapos mag-isa ka lang dito? Hindi ka ba natatakot na baka may multo rito? Naupo ang dalaga sa sofa, habang abala pa rin ang kanyang mata sa pagmamasid sa kabuuan ng silid ng lalaki. Habang si Pablo naman ay humiga sa kama. He is tired. Sa tuwing umuwi siya rito sa Batangas, all he do is to sleep all day. Para sa kanya, luxury ang sleep. He don't get enough of it dahil sa dami ng kanyang inaayos sa Maynila. Kakaiba ka talaga. Walang multo. At kung meron man, why fear them? They can't harm you anymore. You should be more frightened sa mga taong buhay. He closed his eyes. Sa bagay, may point ka naman dyan. O di, sige. Pupunta na ako sa kwarto ko ah. Saan ba ang kwarto ko? Tumayo na si Sheila sa sofa at akmang tutunguhin ang pintuan. Nagulat pa siya nang hawakan ni Pablo ang kanyang braso. Kahit pa nakapikit ito at hinila siya pabalik ng bahagya. Where do you think you're going? Wika nito. Nakasarado pa rin ang mga mata. Ang isang braso ay nakaunan sa ulo nito. Habang ang isa naman ay hawak ang kanyang kaliwang kamay. Sa kwarto ko, akala ko ba magpapahinga na tayo? Saka gusto ko ring maligo. Takang tanong niya rito. At dahil nakapikit nga ito, malaya niyang napagmasdan ang mukha ng lalaki. He is so handsome. Parang nung ginawa ang adjective na yon, they were thinking of Pablo. And the good news is, he is her husband. Well, for 2 years at least. Napangiti si Sheila sa naisip. Kaya naman hindi niya namalayan ang pagdilat ng mata ng asawa. He caught her staring at him. She instantly flushed, lalo nang makita ang nakakalokong ngiti na sumungaw sa labi nito. Were you staring at me while my eyes were closed? Hindi ah, eh kasi kinakausap kita, kaya ako tumingin sa'yo. Pakiramdam ni Sheila ay nagkanda buhol-buhol na ang kanyang salita sa pag-iisip ng dahilan. At naiinis siya na makita na tila nag-e-enjoy ito na makita siyang natataranta. You are not good in lying, Sheila. But whatever, hindi ka aalis sa kwarto na to. Remember, we have an agreement to act as real married couple. E meron bang kasal na hindi magkasama sa isang kwarto? Ha? Teka, you mean to say, dito tayo matutulog dalawa? Yes, dito. Why? Do you have objection or whatsoever? Sheila swallows. Oo nga pala, kasunduan nila na magsama bilang totoong mag-asawa. She thought it would be easy, pero ngayon, nasa harap na siya ng sitwasyon, hindi pa rin pala madali. Ah, teka lang Pablo, okay lang naman kung sa sofa ko eh, o di kaya sa lapag na lang ako maglalatag. She can almost hear her heartbeat. Pakiramdam niya ay sumisirko ang kanyang puso sa sobrang kaba. She ain't used in sleeping with someone beside her. But how much more kung isa pang lalaki who happens to be her husband? The thought is giving Sheila chills. Bahala ka sa buhay mo kung dyan mo gusto. Basta, dito tayong dalawa sa kwarto ko na to. And make sure na walang mahahalata ang mama at lola ko, kundi lagot ka sa akin. Muling pumikit si Pablo at binitawan na ang kanyang braso. Nakahinga naman ang maluwag ang dalaga. She immediately fixed her things. Gusto na niyang maligo before she nap. Teka, hindi nga pala niya na itanong kung nasaan ang banyo. Tinignan niya ang asawa at kita niya na tulog na ito. Napagpasyahan niya na siya na lang ang maghahanap sa banyo. Total naman ay may 3 pinto lang naman na nasa loob din ng silid na yun. Sigurado siya na hindi siya mahihirapang maghanap. She searched for her towel, grabbed her clothes to wear.
Kinuha din niya ang maliit na pouch na kinalalagyan ng kanyang toiletries. Nang masigurado na dala na niya ang lahat ng kailangan, tinungo na niya ang unang pinto. Ang unang nabuksan niya ay tila minigym. May nakita siyang treadmill doon, maliit na barbell, and some other things that she can't recognize yet. Alam niya na para yun sa pag-exercise. Kaya pala grabe ang ganda ng katawan ng lalaking yun. Bulong niya sa sarili. She giggled on the thought. Dagli siyang lumabas upang tunguhin naman ang pangalawang pinto. Pero hindi pa rin iyon banyo. She instead see Pablo's walk-in closet. The shelves are painted in black, habang ang pader ay katulad din ng pinturang nasa labas. She pushed the switch. Doon niya palang lubos na nakita ang kabuuan ng silid. It is well recognized at napakabango. Parang color coding din sa loob. Magkakasama ang mga puti, itim at iba pang mga kulay. Ang dami naman itong damit. Dinaig pa ako. Muli niyang bulong na nakakaramdam na siya ng hiya sa sarili. Lahat na yata na damit na meron siya, kasya lang sa dalawang bag. Kinuha niya ang isang puting long sleeve polo at inamoy iyon. She smelled the Fabcon and she smells Pablo. Ganitong ganito ang amoy ng lalaki, plus his perfume and his natural scent. Napangiti si Sheila. She isn't used in puting perfume, but Pablo's smell is, by far, her most favorite scent. Naiiling niyang binalik ang damit nito at ini-off ang ilaw. Sigurado siya na maiinis na naman sa kanya ang asawa kapag nakita na pinapakaalaman niya ang mga gamit nito. Baka pag-isipan na naman siya na kung ano-ano, gaya ng kanina na mahuli nito ang kanyang pagtitig. Ang pangatlong pinto ang bathroom. Pero hindi na yata matatapos ang kanyang pagkamangha nang makita ang loob. Sobrang linis. Actually, pwede nga siyang matulog dito. May bathtub, may shower, at may iba't ibang klaseng sabon. Naisip niya, iba talaga ang buhay mayaman. Parang halos lahat ng kailangan ay nakahain na lang. She bitterly smiled. Habang sila, maliit na lupa na nga lang ang meron, muntik pang mawala. Kailangan pa niyang pumasok sa isang kasunduan na katulad nito, just to keep their home. Malungkot niyang tinungo ang bathtub. She misses her father. She reminded herself to ask Pablo kung pwede ba niyang muli itong dalawin once na makabalik na sila sa Maynila. Be strong, Sheila. Kaya mo to. Pablo promised to keep his part of the bargain. Kaya dapat keep yours too. Sabi niya sa sarili. Pinilit niyang umiti. Magpapakatatag siya. That's what she's going to do. Kaya naman napagpasyahan na lang niya na gamitin ang bathtub. This isn't her first time to see one, pero never pa siyang nakakagamit nito. Well, there's always the first time, so might as well do it now. Pasya niya. She removed her clothes, then turned on the shower, even the faucet. Pero halos 15 minutes na siyang naghihintay, tila hindi pa rin napupuno ang bathtub. She impatiently grabbed the shower handle, pero tumigil ang pagtulo ng tubig. Taka niyang sinuri ang handle ng shower. May alam din naman siya sa pagkukumpuni ng gripo, kaya naman sigurado siya na makikita niya ang dahilan. Hanggang sa isang malakas na tili ang nagpabalikwas ng bangon kay Pablo mula sa kanyang saglit na pagkakaidlip. He thought for seconds kung nasaan ba siya, hanggang sa naalala niya na nasa Batangas pala sila. Ilang ulit na sigaw ang kanyang narinig nang tuluyan na siyang napabangon sa kanyang kama. Galing sa banyo? My God, Sheila! Inis niyang bulong sa sarili at mabilis na tinungo ang banyo kung saan niya narinig ang boses ng asawa. May halong inis pa na nararamdaman si Pablo nang buksan ang pinto ng kanyang bathroom. Only to be shocked when Sheila just fell into his arm. He is just thankful na mabilis ang kanyang kilos. Kaya naman mabilis niya itong nasalo before her head hits the floor. Are you okay? Puno ng pag-aalala na tanong niya rito. She could have been badly hurt kung hindi agad niya ito nasalo. Kasi yung shower handle niyo, bigla na lang lumabas yung tubig. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hinahanap ko yung off pero hindi ko makita. Paliwanag ng babae na tila ngayon lang natatauhan. Pablo could feel that she is shaking. Marahil na rin sa pagkakabasa sa tubig
at sa erko ng kanyang silid. Nang muli niya itong tignan, doon niya lang na-realize na nakatapis lang pala ito ng tuwalya. Tara na, baka sipunin ka. Mabilis niyang iniwas ang tingin sa katawan ng dalaga. He grabbed couple of dry towel na masinop na nakatupirin sa mga shelves na nasa loob ng kanyang bathroom at ibinalot iyon kay Sheila. Pagkatapos ay inalalayan niya itong makatayo at iginiya sa kanyang silid. Ano ba kasing ginagawa mo ron? May pag-aalala pa rin ang kanyang tinig habang pinupunasan ang buhok nito ng isa pang tuwalya. Maliligo kasi sana ako eh. Gagamitin ko sana yung bathtub mo. Kaso... Sagot naman ni Sheila, but stop on her mid-sentence. Sasabihin ba niya na kasi hindi niya alam kung paano gumamit ng bathtub? Sigurado siya, katakot-takot na pang-aasar na naman ang makukuha niya sa lalaking to. Whatever, mamaya na tayo mag-usap. Wear dry clothes, baka sipunin ka. Utos nito sa kanya. Wear clothes? Kainis! Nawika ni Sheila sa kanyang sarili. Nagtapis nga lang pala siya ng tuwalya kanina, nang hindi na talaga niya alam kung paano titigil ang tubig. Maging ang kanyang mga dinalang pamalit ay nabasa rin, nang tila magwala ang shower handle sa loob ng banyo. Kulang na nga lang ang hilingin niya na kainin na lang siya ng lupa sa sobrang kahihiyan. How could she be so careless? Kahit na alam niya na may kasama siyang lalaki sa loob ng silid na yon. Natampal niya tuloy ang kanyang noo. Buong ingat siyang kumuha ulit ng pamalit sa kanyang bag bago nakatungong muling tinungo ang bathroom. Ngunit bago siya pumasok sa loob, ay muli niyang nilingon si Pablo na nakaupo lang sa isang kahoy na silya. Pablo, magpalit ka na rin ng damit mo. Nabasa rin kita eh. Baka sipunin ka rin. I'm sorry. Mahina niyang sabi bago mabilis na pumasok sa loob ng bathroom para magpalit. Isang ngiti naman ang kumawala sa bibig ni Pablo sa narinig. He doesn't understand why, pero masarap pala sa pakiramdam na may isang tao na nag-aalala sa'yo. Tumayo siya at tinungo ang kanyang walk-in closet na hindi pa rin napapalis ang mga ngiti sa kanyang labi. Nang muli siyang lumabas ay naroon na si Sheila. Nakaupo ito sa sofa and trying to dry her hair using the towel. Naka-pink ito na blouse at white na walking shorts. She looks way younger than her real age kapag ganito ang ayos niya. Naisip ni Pablo. Saglit siyang bumalik sa walk-in closet niya. Paglabas niya, ay may hawak na siyang hair dryer. He usually use hair dryer kapag gabing naligo siya at gusto niya na makatulog kaagad. His mom taught her to never sleep when his hair is still not dry dahil siguradong sisipunin siya kinabukasan. Here, use this. Inabot niya yon kay Sheila. Naku, huwag na. Matutuyo din naman to eh. Huwag nang pasaway. Di ba gusto mong matulog na? Sa haba at kapal ng buhok mo, mamaya pa yan matutuyo. Aniya. Nang hindi pa rin ito inabot ang hawak ni hairdryer, ay siya na mismo ang gumawa nun para sa dalaga. Kinuha niya ang hairbrush at sinuklay yon habang nakatutok ang hairdryer sa buhok nito. Alam mo, hindi ka dapat natutulog na basa ang buhok mo, kasi in the next day, magkakasakit ka. Okay, pero you don't really have to do that talaga. Nahihiyang sabi ni Sheila rito. Too late now, and besides, baka mapano ka pa. Kargo kita sa tatay mo. Pilit na pinapaseryoso ni Pablo ang kanyang tinig. Kahit pang totoo, ay nakakaramdam siya ng kakaibang fondness. Why? It's his first time ever in his life to dry someone else's hair. Not so very him, so unmanly. Pero bakit gusto niya ang pakiramdam? Or must be the smell of her hair? Nahahalina na nga yata siya sa amoy ng buhok ng babaeng to. Kasi naman yung shower na yun, hindi ko alam na sira pala yun. Pagkaraan ng ilang saglit ay muli nitong sinabi. Nasira? Hindi naman yun sira ah. Takang pabalik tanong ni Pablo. Sira talaga yun. Kasi dapat maliligo ako doon sa bathtub mo eh. Binuksan ko yon, nag-on naman. Kaso after 15 minutes, wala pa rin laman na tubig yung bathtub. So I thought to check what's wrong. When I grabbed the shower handle, biglang huminto yung tubig. Tapos nung tinatapat ko sa mukha ko para makita ko ng malapitan kung bakit huminto, bigla na lang bumukas tapos para nang nagwala. Ah, ewan, ang yaman-yaman nyo, hindi kayo makatawag ng tubero.
Mahaba nitong paliwanag na tila inis pa rin sa nangyari. Pablo found himself laughing loud. Sa sobrang lakas ng tawa niya ay halos maiyak na siya dahil sa tinura ng dilaga. Habang si Sheila naman ay puno ng pagtataka siyang pinagmasdan habang tuloy pa rin ang kanyang pagtawa. Hey, bakit ka tawa ng tawa? May sinabi ba akong nakakatawa? I'm sorry, it's just that I didn't know that your being crazy can be really cute. Patuloy pa rin sa pagtawa na sabi ni Pablo ng sandaling iyon. Ewan ko sa'yo, cute naman talaga ako eh. Bakit mo ba kasi ako pinagtatawanan? Inis pa na saad ng dalaga, na lalo pang kinangiti ng binata. Umiibig na ba si Pablo kay Sheila? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po. Concert.